Okay, so sige class, proceed na tayo sa last part ng ating discussion for today. And that is derivative of exponential functions. Alam niyo ba class, nung nag-aaral ako ng differential calculus, ito pinaka-favorite ko sa lahat, derivative of exponential functions. Kasi sobrang dali lang niya. Ito talaga yung pinaka-nadadalian ko sa lahat. As in, ito, yung topic na to. Kasi class, dalawa lang itatandaan nyo dito. Dalawa lang. First one is ito. As in, dalawa lang talaga. Derivative, for example, with respect to x ng a raised to u is equal to rewrite, which is a raised to u. Rewrite nyo lang. A raised to u, tapos natural logarithm ng a. Tapos, du over dx. As in, ganyan lang. O, yan. Ayan yung first one. Sabihin, ganito lang ha. Nagbigay sa inyo. O, rewrite nyo yung pinaka-given. Rewrite lang. Tapos, natural logarithm ng base. Naku lang ako nag-record. So, natural logarithm ng base, which is yung a, kaya ln a yan. Tapos, derivative ng exponent with respect to x. So, ito yung first one. Ito yung first one. Second one naman is ito lang din. For example, ito. Derivative ng e raised to u with respect to x. That would be equal to, rewrite ulit, rewrite. Times du over dx. Yun lang. Derivative. Rewrite nyo lang. Tapos i-differentiate nyo lang exponent. Yan na class. Explain ko sa inyo kung bakit yung pangalawa is ganyan. Kasi class, di ba? Pagka e raised to u yan, edi ang y prime yan is, di ba? E raised to u. Tapos ln e, di ba? Tapos du over dx. Tama? E di ba class? Yung ln e na yan, kanina ko pa sinabi sa umpisa, 1 na lang yan. Kung di kayo niniwala sa akin, input nyo sa calculus yan. Input nyo again. Ln e. Natural logarithm ng e. That is 1. Kaya class, naging ganito yan. Y prime or dy over dx is equal to e times 1 du over dx. Okay? Kaya y prime is equal to e raised to u. Raise to u pala. To u, du over dx. Okay? So, yan lang. As in, yan lang dalawa na yan. Maniwala kayo sa akin. Gagamitan nyo lang siya ng mga loss of exponents. So, yun. Okay? Kung meron man. So, proceed na tayo sa example. 5 examples. First one is eto. Sobrang dali. So, hindi pala siya 5 siguro. 3. 7 ata. Pero madali lang kasi yung first 3. So, example. Sige. For example, we have y is equal to 5 raised to 2x. Di ba? Tapos, hanapin natin yung find dy over dx. So, kung hanapin natin dy over dx, so, i-let u nyo lang. Let u blue gamitin natin sa solution. Let u is equal to, ile-let u nyo class dito, yung exponent naman. This time, yung exponent. Let u is equal to 2x. Di ba? Tapos, du over dx is equal to, derivative ng 2x is 2. Di ba? Sobrang dali. Tapos, note that, eto class, copy ko na lang. Copy ko na to. Huwag na. Tingnan nyo na lang. Note that, nakapagka au, magiging rewrite, tapos ln a, tapos du over dx, di ba? So, therefore, ito pala ay magiging y prime
y prime is equal to, rewrite, i-rewrite nyo lang, 5 raised to 2x, tapos natural logarithm ng base, which is, ito yung a, a natin is 5, di ba? Which is 5, tapos derivative, du over dx, and nakuha natin that is 2. Di ba? Therefore, ang magiging sagot dyan is ganito. Kung i-simplify natin yan, y prime is equal to 5 raised to 2x, di ba? Tapos itong 2, lagay nyo sa harap. 2 ln 5. Eh di ba, meron tayong law sa laws of logarithm na ganito. Note that, di ba, sabi ko sa inyo kanina, na yung ln a raised to p, pwede nyo itong isulat as p ln a. Tama? Kung ganito siya, class, kung ganito pala siya, para masimplify ito, y prime is equal to 5 raised to 2x. This time, yung 2, ilipat nyo dun sa 5, gawin nyo siyang exponent ng 5, magiging ln 5 squared. Okay? Yan na, class, yung final answer. Kung pwede na yan ganyan, yan na, class, yung final answer, pwede na yan, or ilagay nyo sa harap yung natural logarithm na ln 5 squared times 5 raised to 2x. Ayan. So, kung di na siya pwedeng isimplify, class, yan na yung pinaka-answer. Pero alam niyo ba, class, hindi nyo na kailangan gumamit niyan ng let you na yan. Diretso na. Oh, gamitin natin yung direct. Direct solution. Direct solution. Y prime. O, dito ah. Y prime is equal to 'di y over dx. Yun ang sabi sa problem eh. O, yan. Sundin natin. So, ito, dy over dx or y prime. Okay? So, dy over dx, diretso nyo na, class, o rewrite. Rewrite, that is 5 raised to 2x times ln nung base daw, that is 5. Tapos, times derivative nung exponent, that is 2. Diba? O, ayan na. Tapos, simplify. 5 raised to 2x, l 2 ln 5, di ba? Tapos gamitin nyo itong law na to. Yung 2, ilagay nyo dun sa, gawin nyo exponent ng 5. Magiging 5 raised to 2x ln 5 squared. Ayun na, class, yung sagot. Diba? Sobrang bilis. Basta, class, tatandaan nyo lang to. Kaya ko siya naging favorite. Kasi nga, ayan lang siya. Okay, rewrite, natural logarithm ng base, tapos derivative ng exponent, then simplify. Yan na yun. Press lang to, class. Kahit anong mauna dyan. Press lang yan. Ha? Okay, next. Next example. We have, ito. For example, we have y is equal to e raised to 5x. Pagka e yung base, eto lang siya. Diba? Rewrite, tapos derivative ng exponent. So, kung eto, i-differentiate natin siya, magiging y prime is equal to derivative na to, that is rewrite, e raised to 5x, tapos derivative ng exponent, that is 5, yan na, class. Y prime is equal to 5 times e raised to 5x. Okay? So, n na, class, yung sagot. And, ulitin ko ulit, kaya siya naging rewrite times d over dx lang. Kasi nga, class, eto, ln e is 1. Kaya, e raised to u, tas d over dx na lang siya. Yan na, class, yung final answer. Kaya nga, class, naging favorite ko to kasi sobrang dali niya. As in, ito talaga yung pinakandadali ako sa lahat ng topic sa derivative. Okay? Another example, dito na lang din. For example, we have e is equal to, samahan natin yung trigonometric, e raised to sine x. Sine x. Therefore,
y prime is equal to rewrite, that is e raised to sine x, times derivative ng exponent, that is cosine x. Pag di-differentiate natin trigonometric, di ba, di-differentiate natin, tapos di-differentiate pa natin nasa loob ng trigonometric, that is 1. Kaya siya naging 1 kasi derivative ng x is 1. So therefore, simplifying, we have e, kahit anong mauna, bahala kayo class, e raised to sine x cosine x. Ayun na class yung sagot. Or, y prime is equal to, same lang to, cosine x times e raised to sine x. Kahit anong class mauna, pares lang yan, ha? Pares lang naman multiplication. So, kahit ano dyan. So, dalawa na yan. Okay? So, nilagyan ko to ng nilagyan ng parenthesis to kasi kapag walang parenthesis yung cosine x, baka mali to. Baka akalain yung e raised to sine x nakapaloob sa cosine. Okay? Kaya may ganyan. Okay ba? So, sige. Absorb nyo muna. Ulitin ko. Recap natin. Basta kapag ka ang base niya is hindi e, so a raised to u, copy, rewrite, tapos lagay nyo natural logarithm ng base, tas derivative ng exponent, yun lang. Pagka ang base naman niya is e, so rewrite, tapos derivative ng exponent with respect to x. Okay? So, ayan. So, bahala kayo kasi kung gusto nyo pang gamitan ng letter u, or kahit hindi na, ako kasi, pagka exponential, di na ako naggumagamit ng u, direct na lang. Kasi mas mabilis. Bahala kayo. Ha? So, ayan. Paki-absorb muna. Then, proceed tayo sa medyo complicated na mga examples. Okay? So, ilang minutes na ba to? 12. So, sige. Tuloy na natin. Para matapos na. For example, we have to class. Medyo mahaba to. We have y is equal to, cosine raised to 4 ng e raised to negative 4x. So, ayan. Find dy over dx or y prime. So, kung hanapin natin yung derivative niyan, which is y prime. So, ganito lang class. Kung i-differentiate natin siya, pwede natin i-differentiate yan ng, ano, anong rule pwede natin gamitin dyan? Ano class? Ano class rule nakikita nyo dyan? Baka may magsabi sa inyo pwedeng product rule, ha? Hindi class, ha? Hindi yan pwedeng product rule kasi isang term lang yan. Bakit? Eto class e raised to negative 4x na yan, nakapaloob dito sa cosine. Ayun yung exponent niya. Okay? So, parang ganito yan. Cosine raised to 4 ng e raised to negative 4x. Yan yun, ha? Ganyan yun. Di lang nilagay yung parenthesis. Pero yan yun. Nakapaloob yung e raised to negative 4x sa cosine. So, gagamitin natin is chain rule. Gamitin natin ang chain rule. Kasi exponent niya is 4. Using chain rule. Y prime is equal to, ang chain rule, di ba, bring down yung exponent, tapos copy, cosine, yung exponent na 4, magiging 3 na lang yan, tama? Tapos e raised to negative 4x. And then after nyan, derivative with respect to x ng, eto, yung buo na yan, cosine, e raised to negative 4x. Tama? Tama, di ba? Therefore, i-derivative, i-differentiate pa natin to. Y prime is equal to 4 times. Copy nyo lang to. Kasi, hindi naman natin siya i-differentiate. Cosine cube of e raised negative 4x times. Derivative na to. Derivative ng cosine is negative sine, di ba? Negative sine ng e raise yung negative 4x. Tapos, i-differentiate pa ulit natin yung nasa loob.
derivative pa ulit nung nasa loob ng trigonometric, which is e raised to negative 4x. Tama? So, kung i-differentiate natin yan, gamitan natin ng exponential. Tama? So, y prime is equal to 4 times quantity a cosine cube of e raised to negative 4x times negative sine ng e raised to negative 4x times derivative niyan. Anong derivative niyan? Derivative niyan is, kung exponential yan, copy, that is e raised to negative 4x times derivative ng exponent, that is negative 4. Okay? So, ayan na. After nyan, simplify. Simplify natin. Pagka yan, sinimplify natin. Ito. Y prime is equal to 4. So, 4 times negative 4 times negative pa ulit. Unahin natin yan, magiging positive 16. Diba? Tapos, cosine cube ng e raised to negative 4x. Tama? Tapos, sine ng e raised to negative 4x. Tama? Times e raised to negative 4x. Anong next? Next na gagawin? Etong exponential na to class, ilagay nyo dun sa harap. Magiging y prime is equal to 16e raised to negative 4x cosine cube ng e raised to negative 4x tapos sine ng e raised to negative 4x. Baka class may mag-factor out sa inyo ng e raised to negative 4x. Sama mga mali kayo class ha. Hindi class ha. Hindi nyo ipa-factor out yan sa kadahilan ng hindi naman sa kadahilan ng nasa loob siya ng trigonometric. Okay? So, meron pa ba pwede tayong gawin? So, kung wala na, yan na class yung final answer. Okay? Kung wala na, yan na class yung final answer. So, ang technique lang is, ganun ulit class, ganun lang ulit yung mga process sa pagdi-differentiate. O, yung ginimit natin yung chain rule of all. Chain rule plus trigonometric plus exponential. Diba? So, ganun lang. Okay? So, yan yung example. Paki-absorb, ang ginawa natin is chain rule. Kaya naging 4. Tapos, binawas, nire-write. Binawasan ng isa kasi nga chain rule. Tapos, dinifferentiate na sa loob kasi ganun tayo mag-differentiate ng chain rule, di ba? After nyo mag-differentiate, pag dinifferentiate nyo yan, de, negative sign. Kasi derivative ng cosine is negative sign. Tama? Tapos yan, tapos different, pag differentiate na yung trigonometric, differentiate nyo pa yung loob. Dahil yung loob is exponential, differentiate natin siya ng exponential. Rewrite, tapos derivative ng exponent, and then simplify. Okay? So, ayan na. Example number 3. Susunod na example tayo. Example number 4 na ata yun. 4 na ata. 4 na yun. Next example. Ito maiksi lang to. For example, we have y is equal to x squared plus x raised to 4e raised to ln x raised to negative 2. Paano kasi pagka ganyan? Pagka ganyan class, ang technique kung addition, 'di ba? I-differentiate nyo lang siya ng separate. Tapos ito. Ito class madali ito. Madali ito, 'di ba? Tapos ito, i-differentiate nyo siya ng product u tapos v. Tama? Oh, 'di ba ganoon lang naman? Ganoon lang naman, pwede 'yon. Pero class, kung titingnan natin mabuti 'yan, may makikita kayo diyan. Ito class, e raised to ln, kanina ko pa sinasabi na pag e raised to ln is 1 na lang yan. Kaya ang matitira is eto na lang. So therefore, yan palang
Oo, di ba? Ang ingay. No, pasensya na class, no? So, eto pala class, pwedeng isulat ng y is equal to x squared plus x raised to 4 x raised to negative 2 na lang yun. Okay? So, lagi nyo, bago kayo mag-start class, lagi nyo titingnan kung meron kayong pwedeng baguhin na identity or ganyan. Okay? So, yan. Pwede natin i-simplify pa yan. Magiging y is equal to x squared loss of exponent plus x raised to 4, that is 4 times x raised to negative 2, magiging minus 2. Diba? Pag same sila ng base, tapos pag a-add din natin yung exponent nila, eh, since negative 2, minus yan. So, magiging y is equal to x squared plus x squared. Tama? Eh, di ba parehas yan? O, pag pinag-combine yan, o, y is equal to 2x squared. O, di, ayan na. Differentiate nyo na. So, ibig sabihin, yung mahaba pala na yan, napaiksi natin ng ganito. So, class, baka malay nyo, bigay ako ng ganyan sa quiz. Sobrang habang ganyan, pa pwede pala siyang i-transform ng ganito lang kaiksi. So, tingnan nyo mabuti, ha? So, yung 2 x squared na yan, differentiate natin, magiging y prime is equal to 2. Tapos, gamitan natin yung chain rule. O, chain rule pa nga, eh, no? 2x na lang yun. Okay? So, therefore, y prime is equal to 4x. Okay? So, ayan na. Yan na, class, yung final answer. Loko tong pen na to, ah. So, yan. Okay? Pwede mo madali lang. Sabi sa inyo eh. Kaya nga naging favorite ko yan. Kasi nga, pinakamadali siya. Siguro last example na to. Piliin na natin yung mahaba. Sige. Mahaba. Sige. Parehas lang kasi yung susunod na example. Pero piliin natin yung mas mahaba. Sige. Last example for this topic. Exponential. Ito. Sobrang haba na to. Hindi naman. Sakto lang. Kayang-kaya. Kayang-kaya nyo. Mas. For example, you have y is equal to e raised to x minus e raised to negative x all over e raised to x plus e raised to negative x. Baka class may magsabi sa inyo, kakanceling yan ha. Abi, kakanceling ko yung grade nyo, bahala kayo. Hindi class ha. Hindi nyo pwedeng canceling yan ha. Kasi hindi naman yan. Kasi ito, subtraction tas addition yan, hindi yan same. Okay? So, gamitin natin na ang chain rule ay quotient rule. So, using quotient rule, o diba, yung mga napag-aralan nyo ng P1, applicable pa rin dito. So, papadali nga siya ng papadali class. So, gagamitin natin na quotient rule. Magiging ganito. Ito yung ating letter U. Tapos, ito yung letter V. Tama? Kung gamitin natin ng quotient rule, o note ko ulit, ha? Y prime is equal to VDU minus UDV over V squared. Yun lang yun eh. Yan lang class. Okay? So therefore, gagamitin natin ng quotient rule, y prime is equal to VDU. Ang V natin ito, o sulat nyo lang, e raised to x. Kahit mahaba siya class, sulat nyo. Plus e raised to negative x. Tama? Tapos derivative. O yan na. Derivative na to. Ng letter U. Pag eto class, diretso na natin, pag dinifferentiate nyo to, e raised to x, anong derivative niyan? O, rewrite, di ba? E raised to x. Tapos, derivative ng exponent 1, tama? Minus. Derivative na to, o, rewrite. E raised to negative x times. Ito nga class, gawin na natin ganito. Times 1. Ganyan na lang multiplication na ha. Para di nakakalito.
minus e raised to negative x times derivative ng exponent, that is negative 1. Diba? Hindi yan na yun. Minus udv, anong letter u? O, sulat nyo. Hindi natin bracket. Para hindi nakakalito. Lagyan natin bracket, udv, letter u is e raised to x minus e raised to negative x times derivative niyan. Derivative ng v, e raised to x, that is e raised to x na lang din kasi times 1, di ba? So, ito nga. Sige na nga, parenthesis na yan. Ito, alisin natin ito. Ayan na. E raised to x, derivative niyan is rewrite times derivative ng exponent, tama, plus derivative ng e raised to negative x, that is rewrite, e raised to negative x, tas derivative ng exponent is negative 1. Okay, so bracket, all over v squared, diba? So, e raised to negative x plus e raised to negative x squared. Okay? And then, after nyan, ano? I-differentiate natin. Ay, hindi. I-simplify natin. Simplify natin yung mga negative 1 na yan. Simplify natin yung mga sign. Y prime is equal to e raised to x. So, e raised to x pa rin yan plus e raised to negative x lang yan. So, walang effect yan. Times quantity, e raised to x times 1, that is e raised to x. Eto, negative times negative 1, that is positive e raised to negative x. Minus e raised to x, copy lang to, e raised to x, minus e raised to negative x. Times, ito na ha, e raised to x times 1, that is e raised to x. Positive times negative 1, that is negative e raised to negative x. Diba? Puro e. Bigyan natin ng bracket. Kasi nakakalito yan. Huwag din nyo nilagyan ng bracket yan. Malilito kayo dyan, class. Ingay nung aso namin, no? Dalmatian kasi yung class, eh. Ang ingay. So, y prime is equal to ito. Ano natin, i-ano natin, expand natin yung mga nasa loob ng bracket. O, ito muna. Expand natin. Isa-isahin natin para di mahirap. E raised to x times e raised to x magiging ano? E raised to 2x. Tama? Kasi pag-add din natin exponent, magiging e raised to 2x. E same sila ng base. Next is ito. Ito, tapos ito. Tapos, ito, tsaka ito. Sige, unahin natin yan. E raised to x times e raised to negative x, that is positive e raised to 0. Hama? Kasi nga, positive x plus negative x, 0 yan. Okay? So, sulat mo natin ganyan. Tapos ito, plus e raised negative x times e raised to x, that is e raised to 0. Bakit? Kasi nga, class, ganito ha. E raised to x times e raised to negative x. Diba, pagka pinagsama nyo yan, pag-addin nyo yan, e raised to x plus negative x, tama? E raised to x minus x yan, kaya magiging e raised to 0. Okay? Tandaan nyo lang yan muna ha. Mamaya natin ayusin. So, yung nasa module nyo kasi, naka-shortcut eh. O, ayan. And eto na, no? Tapos eto naman. Plus, e raised to negative x times e raised to negative x, that would be e raised to negative 2x. Tama? Kasi, pag pinag-add nyo yan, negative 2x. Ito na yan. So, minus, ito naman tayo. Ito muna. Tapos, ito. Tapos, tsaka ito. Okay? So, sige. E raised to x times e raised to x, that is e raised to 2x. Ito naman, e
raised to x times negative e raised negative x, that would be minus ano, e raised to 0. Tama? Tapos eto. Tapos eto, negative e raised to negative x times e raised to x, that is minus e raised to 0. Tama? Negative e raised to negative x times negative e raised to negative x, that is positive. Positive na yan. E raised to negative 2x. Okay? Oo, oh, ayan. Sige. Haan nyo munang ganyan. All over. Write nyo yung denominator e raised to x plus e raised to negative x squared. Okay? Medyo mahaba to class, ha? Y prime is equal to, pero pwede nyo na kasi i-direct-direct yan. Ito class. Alam nyo ba class? So, sa mga nakakaalam, okay, good. Sa mga hindi pa, ito na ha. Any number, any variable na kapag ka ni-raise nyo sa 0, that is 1. That is 1. Ito rin, e raised to 0, 1 yan. E raised to 0, 1 yan, ha? Try nyo. Okay, kung di ko niniwala, sige. 1 raised to 0. Type nyo sa calc, 1 yan. 5 raised to 0. 1 yan. O kaya naman, x raised to 0. 1 yan. O kaya y raised to 0. Ayaw nung y. O x na lang. X raised to 0. Okay? So, yun. So, next, ang gagawin natin, kung 1 yan, tsaka 1 yan, pagka sinulat natin yan, magiging ito, e raised to 2x, 1 plus 1, that is, plus 2. Ma? Tapos, plus e raised to negative 2x. Ito yun na, minus. Ito na tayo. E raised to 2x, negative 1 minus 1, that is negative 2, plus e raised to negative 2x. Okay, so I hope nakakasunod lahat. All over, e raised to x plus e raised to negative x squared. Okay, so anong next? Malapit na tayo, class. Itong negative na to, i-distribute nyo dun sa kabila dito. Sa may bracket dito, i-distribute nyo yan isa-isa. So, y prime is equal to e raised to 2x plus 2 plus e raised to negative 2x minus, ito, minus na to, di ba? Minus e raised to 2x, negative times negative, positive 2 na yan. Tama? Plus negative times positive, negative na yan, negative e raised to negative 2x. All over, denominator, e raised to x plus e raised to negative x squared. Okay? So, combine like terms. Anong pwede natin cancelin? Ito. O, e raised to 2x minus e raised to 2x. 0 yan, di ba? Ito pa. E raised to negative 2x minus e raised to negative 2x. 0 yan. So, therefore, ang matitira na lang is, ito. Di ba? Mahaba, pero ang iksinong solution. Hindi, mahabi solution, iksin ng sagot. Y prime is equal to, ang natira na lang is 2 plus 2, that is 4. Over, e raised to x plus e raised to negative x squared. Okay? So, kung hindi na natin pwede pang isimplify yan, yan na class yung final answer. Okay? So, ayan na. So, I think, so, yan na. Basta, class, ang pinaka-rule lang dito sa derivative of exponential function is ito lang. Tandaan nyo lang itong dalawa. Tapos, i-apply nyo lang yung mga natutunan nyo ng mga previous lessons natin. Okay, so, I think hanggang dito na lang yung ating discussion for derivative of exponential functions. And I hope may natutunan kahit konti. Okay? So, thank you so much.